Now, if you notice, magiging posible ba ang metaphysics sa ganyang pamamaraan? Would metaphysics be possible in the epistemology of Immanuel Kant? That is the question, okay? Again, yung ating stages ng learning natin is sensation, understanding, reasoning. Sabi ni Immanuel Kant, all knowledge is the knowledge of appearances and not the knowledge of reality in itself. Okay? So makikita na natin yan. All knowledge, ito is of appearances. Okay pa kayo? And not reality in itself. Kasi yung reality in itself is unknowable. So kaya hindi posible yung knowledge doon. How can knowledge be possible in reality, sa reality in itself? Eh, samantalang unknowable nga yung reality in itself pagdating sa third level ng ng learning, di ba? Ng epistemology niya. Hindi nga yun posible. Appearances, okay. Okay. Appearances, pwede. So, ngayon, papasok dito yung appearances, meaning merong thing as they appear. Okay? Okay, yung knowledge ay posible lamang sa thing as they appear to us. And then, ito, thing in itself, thing in itself ay hindi knowable. Okay? So, paano magiging posible ngayon? How can now or would metaphysics now be possible sa ganitong or can we do metaphysics sa ganitong pagkakataon? Anong sagot? And can anybody answer it? Pwede bang maging posible ang metaphysics pagka ganito? Aba, reality in itself is can never be known or is not you are not capable of knowing reality in itself. Eh ang basic problem ng metaphysics is reality. Eh paano mo problemahin ang reality kung ang reality hindi naman kayang alamin? So would there be metaphysics in the epistemology? Would there be space? Would there be lugar for metaphysics doon sa epistemology, overall epistemology ng Critique of Pure Reason ni Immanuel Kant? Yes or no? Anybody? Pwede kayong mag-chat. Uy, yun, may nag-chat na ang bola. Wait lang tayo. It is not possible. Sabi ni Raymar Prando, it is not possible. Okay? O, sino pa may sagot? All right. Nabola na si Raymar. All right. No. Okay. Metaphysics is not possible. Only if metaphysics seeks knowledge of reality in itself. Well, sorry, metaphysics is not possible. Kung ang hanap mo ay reality in itself sa metaphysics, hindi posible ang metaphysics. Pero metaphysics is possible, yes. Okay, nasaan ba yung akin ginamit ko? Sensya na, matanda na. Okay. Yes, metaphysics can be possible if you say the role of metaphysics is to study and analyze the categories which are a priori concepts and which are preconditions of experience. Kung ang aaralin mong metaphysics ay metaphysics upang
malaman mo ang reality in itself. Well, sorry ka, sabi ni Immanuel Kant, hindi yan posible. Pero kung ang aaralin mong metaphysics ay yung metaphysics na mag-a-analyze, mag-i-investigate, mag-i-study doon sa kanyang 12 innate categories of the mind na in themselves are a priori, well, sabi niya, metaphysics is possible on that particular point. Okay? Alright. Malinaw tayo doon, mga kapatid. So nakikita ninyo na kung paano nagkakaroon ng tagpuan. Basta, kapapaano ko. Where this seeming irreconcilable concepts na parang pag binasa mo yung critic of pure reason, parang lumilipad lahat na magkakahiwalay. Kasi yun ang malimit na pagkakamali natin. Even ako, pag binabasa ko yung critic of pure reason, especially when I was in college, nahirapan ako kasi hindi ko sila napagdudugtong-dugtong. Halimbawa, transcendental aesthetics, transcendental logic, pag naintindihan ko yung transcendental aesthetics, okay na ako. Pag naintindihan ko yung transcendental logic, okay na ako. Pero kailangan mo pala silang i-synthesize, kailangan mo silang pagdugtong-dugtongin upang mapadali mo siya. Okay? Alright. So, ano ang nagiging role? Ibig sabihin, balikan natin. What really is the role or the important role of these categories and these conditions ng space and time? So, for Immanuel Kant, in his Critique of Pure Reason, okay, the categories allow us to organize, you know, organize niya yung raw sensory data into what we call meaningful appearances, experiences, and ultimately ideas. Okay. So, tinutulungan niya tayong i-organize sila. Tinutulungan tayo ng mga categories na ito na i-organize ang mga sensory raw data na ito. Okay? Upang ultimately maging ideas sila, maging knowledge sila. Okay? So, yan yung role nila. Hindi naman pwede na walang sensory experience kasi wala namang ipuproseso yung mga categories mo. Nagsisilbi silang parang mga filters. Okay, tingnan natin. Ang mahiwagang table. Mahilig ako sa table. Pasensya na kayo. Ilan ba? Okay. Apat ba? Ayan. So, ito yung categories ni Kant. Tandaan nyo to, ha? Lalo na kapag magtuturo kayo ng mga individual na hindi masyadong marunong sa philosophy, mas madali nilang maintindihan. At saka kayo mismo, pagka ipapaliwanag nyo na yung Immanuel Kant, madali nyo nang may paliwanag. Pero I would say, you still wala pa rin alternative sa pagbabasa. Para sa pure understanding, okay? So, mayroon tayong tinatawag na categories na kinlasify niya as to quantity. Categories, quantity po. Talaga, boy. Kinategorize niya as to quality. Kinategorize niya as to relation, okay? And as to modality of existence. Okay? Tapos, hiwalay dito yung... sandali. Ang ba makukuha yung draw? Draw. Draw na ako. Ay, puta. Basta. Dito sa banda rito, siyempre, tayo magpapatalo dyan. Mayroon tinatawag tayong conditions. Oo, talaga.
Okay. Okay, nandito yung condition ng space at saka condition ng time. Okay. Nandiyan na. Okay. Ano yung mga categories na mga under ng quantity? Yung kapag ka ano mayroon ka agad na plurality, mayroon ka agad na iisip, nasa utak mo na yan, nasa innate na yung mga categories na yan, okay? Totality. Okay? Kapag ka tinignan mo yung object, iniisip mo isa lang ba siya, madami ba sila, or buong-buo ba yung mga idea, yung mga objects na ito. Tinitingnan mo yan eh, di ba? Mayroon ba silang pagkakaugnay-ugnay? Ang nagpoproseso yan, yung categories ng quantity, ng unity, ng plurality, disunited ba sila, plural ba sila, or singular, total ba, or particular, may ganun. So, yung quality naman, yung reality, against fiction. Halimbawa, yung reality dito, yung innate reality. So, gumising ka, ano ba ito? Nananaginip ako o hindi? Ito ba ay tunay na nangyayari o hindi? Ito ba ay nobela lang o realidad? So, you really mayroon ka ng category noon ng reality and fiction. Mayroon kang category ng negation. Negative, positive ba yan? Okay ba to? Okay ba to? Hindi ba okay yan? Meron ka niyan. Meron kang category niyan. Sabi ni, meron kang category ng limitation. Halimbawa, yung cup na hawak mong cup, pag binuhusan mo, alam mo na aapaw yan. Kasi sa utak mo, may limitasyon yung cup kung hanggang anong volume lang ng water ang kaya niyang i-contain. Otherwise, aapaw siya. So alam mo yan. Kaya minsan iiwasan mong umapaw siya kasi meron kang category ng mind ng limitation. Limited yan eh. So as against unlimited. So tinitignan mo yon. So pagdating sa relation, meron kang tinatawag na substance, accident, yung properties or features ng isang object. Halimbawa, this cup na kaninang pinag-uusapan natin, meron siyang certain property na hindi na siya magiging cup kapag ka tinanggal mo yung properties na yon. Halimbawa, ginawa mo siyang kalahati, hindi na yan cup. Tinanggalan mo yung kanyang kamay, pero pwede pa rin siyang maging cup, kasi nalalagyan pa rin siya ng tubig. Ngunit tinanggalan mo yung ilalim niya, pag tinignan mo siya, hindi na yan cup. So mayroon kang ganun eh. Ha? Pero may mga accident din na nakikita ka dun sa cup. Yung kulay ng cup, accident lang yon. Kahit tanggalin mo yung red na kulay ng cup, cup pa rin yun. Alam mo yun. Pero yung mismong essential feature ng cup, yung pagiging cup niya, hindi, pag tinanggal mo yun, alam mo na hindi na siya cup. Can you follow? May certain shape ka na tinitignan, may certain quality ka na tinitignan dyan, o features siya na tinitignan. Okay? Yung cause and effect. So, kapag ka nangyari ito, ito yung mangyayari. Nandyan yan sa category ng mind mo eh. Dito mag-aaway sa causality si Hume at saka si Immanuel Kant. Mag-iiba sila. Kasi sabi ni David Hume, well, hindi naman yan law ng causality. It's just an expectation. Mayroong expected potential. May expected ka lang na iniisip kaya mangyayari. Pero, ala yan. Nasa mind lang yan. Hindi pwede. Pero sabi ni Matt, no. It's a category of the mind. Hindi yan basta-basta gawa-gawa or isang expectation lang. Of course, yung interaction ng mga bagay-bagay. Paano sila mag-interact with each other. And then, yung posibilidad. Okay, possibility at saka impossibility. Possibility. Siyempre, yung existence and non-existence. Mga categories yan ng mind.
yung necessity at saka yung ang pangangailangan yan na kailangan ng hangin para mabuhay, kailangan mga ganun. So of course yung lahat ng ito ay may preconditions ng time and space. So yun yung role. So that is the role of these 12 categories in a broader process of learning from sensory experience according to Immanuel Kant. Meaning, sila yung nagsisilbing taga-proseso ng understanding mo. At sila ay mga innate. Hindi sila galing sa sensory experience, pero hinudyatan sila ng sensory experience upang magtrabaho. Okay? Dahil nadatnan na sila nandyan sa mind. Alright. So that is the categories of Immanuel Kant. Alright, balikan natin at the same time, tignan natin yung kanilang relasyon sa isa't isa, yung kanyang theory of knowledge at saka yung metaphysics. At dito may encounter na natin yung tinatawag nating the difference between the nomina and the phenomena. Reality or the thing in itself, which is a knowable, and appearance or the thing as it appears or yung phenomena na nandoon sa overall metaphysics ni Immanuel Kant as related to the epistemology of overall epistemology of Immanuel Kant. Okay? Tingnan natin. Okay? Ano kaya to? Kailangan ko mag-drawing. Ah, hindi. Okay na to. Sulatan na lang natin to. Meron pang sulat dito. Eh. Okay? Alright. Subukan natin. Okay. Lagyan ng hati. Okay. Supposing alam na natin lahat yung kanina. Okay. So, halimbawa, ito yung object. Kunwari, object to. Okay. Wala akong tablet. Eh. Maganda to kong tablet. This is the object. Kunwari lang yan. Nasa labas ng mind. Okay. And when the object is apprehended by the mind, supposing this is the mind, the object passes through our five senses. Yung five senses natin mag-generate siya ng raw sensory data, and this raw sensory data are unorganized and nonsensical. So lahat ng ginather ng senses mo na lima ay unorganized yan. Nonsensical yan. So, hindi sila organized. Hindi sila buo. Wala silang mga senses. Okay. Papasok sila dyan. Pero, sa pamamagitan ng iyong sensibility, so, sa pamamagitan ng iyong sensibility, itong mga raw sensory data na ito ay nagiging intuition. Nagkakaroon sila ng appearances, okay? So dito sa mind mo nagkakaroon sila ng appearances, okay? Mga representations, okay? So pumasok na yung sensibility diyan, di ba? Okay? Whereby the intuition organizes raw data into individual appearances, or objects of sensation like ang chair ay may apat na paa, ang chair ay mayroong ganitong kulay, wood ang chair. So, ito na ngayon ay iba dito. Because this is the nomina or the thing in itself. Ito yung realidad. Okay. Ito yung nomina or reality in itself. Ito is the reality in itself. Pagpasok niya dito, ito na siya. Ito yung appearance. Okay? The thing as it appears. Ang linaw-linaw nung sinasabi ni Immanuel Kant. Ito, the thing in itself cannot be known. But the thing as it appears in the mind, appearance, experience yan. Ito ay kaya mong alamin through sensibility, and then papasok ka sa 12 categories, papasok ka sa 12 categories, at pag pumasok na dyan, magkakaroon ka ng
understanding whereby you organize these appearances into objects of thought. So, hindi yung objects of thought mo, hindi yan galing dito. Basically, galing yan sa raw data, pero ang pinagsimulan niya yung sensibility dito. Kaya, ito yung tinatawag nila. Ito yung madalas magkamali kasi minsan sinasabi niya, ang nomina dyan, yung mismong ano eh, yung mismong object eh, yung mismong chair. Well, yung object, if you consider, that is reality in itself. If that is reality in itself, that the metaphysics of reality in itself cannot be known. And what can only be known is the appearance of that reality. And that is the phenomena. Yun yung phenomena. Okay? So, papasok yan sa understanding kasi dadaan na siya sa 12 categories and 2 conditions of space and time. Iisipin mo na yung thought. So, mag-iisip ka na. So, and then, ang pinakadulo, as we said, is yung unconditioned categories ng pure thought, pure reason, which in themselves are also unknowable. Okay? So, makikita nyo yan. Ganyan yung process. Dito sa pure thought, unknowable din yung God, unknowable yung soul, unknowable yung mga yan. Kasi part sila ng tinatawag nating reality in itself. Din. Okay? Unknowable din sila. Okay? Yun yung... do you have any question, class? Kung mayroon kayong tanong, I can answer some of your questions. So, yun yung simple, okay? The nomina is reality or thing in itself is unknowable. The phenomena is the thing as it appears, okay? Hindi yung mismong object yun, ha? The thing as it appears, meaning the appearance of the object. Yun yung kaya mong alamin because that is phenomena. And then, of course, dadaan siya sa categories, yung mga yan, and then magiging thought siya. Pag naging thought siya, magiging posible na yung knowledge. Pero hanggang doon lamang sa level ng phenomena yung knowledge mo. Kasi yung sensibility and understanding, when you combine them together, there is a possibility of knowledge. Beyond that, it's already pure reason, and pure reason is unknowable. Okay? Do you have any question, class?